Hello, Melgoers all over the world! Ready ba kayong suungin ng malalaking alon para makita at masilayan ang magagandang isla ng Gigantes? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Good morning, everyone! Here's Enzo! So ngayon, eto na yon. Yung sinasabi namin sa inyo, ito pinaka parang main event namin. Pupunta na tayo ng Islas de Gigantes. So kapag nag-book kayo via Klook, hahanapin nyo lang si Kuya Angelo. And then, meron muna kayong registration. So kapag ka-Klook, ganun lang siyang kasimple. So nagtanong na kami sa may hotel namin, kapag hindi siya via Klook, 1,099 din siya. So kapag via Klook, same lang din, 1,099. Pero kapag ginamit niyo yung promo code namin na Go With Mel, magkakaroon kayo ng up to 5% discount sa lahat ng activities all over the world. So tapos na si Enzong mag-registration. Pasok na daw tayo. So ganun lang siyang kasimple. Kaya gamitin niyo na yung promo code namin, guys. Nakakatipid din yun. Maniwala kayo sa amin. Guys, it's magna 9 o'clock na. So ganito nga pala ha, kapag nag-clock kayo, dapat nandito na kayo before 8:30. Pero ganun talaga, nangyayari talaga ito, yung nalilate din talaga. Ang importante, huwag kayong malate para sure na makakasakay kayo. And then, from our hotel, doon sa Misolina, ang pambasahe daw papunta dito sa may Bangkal Port ay 250 one way. So, alam nyo naman kami, di ba? Hanap ko na hanap mga katapid. So, nagtanong kami sa may reception, 250. Paglabas namin, meron na doon mga nakaparadang mga motor. 250 din okay. Daw. Tapos ano, hindi kami sumakay. Tapos sabi nila, ay bahala kayo kahit lumabas kayo dyan. 250 pa rin. Eh dahil sa matigas ang ulo namin, minsan nagagamit namin pagiging matigas ang ulo namin. So lumakad lang kami nang wala pang 3 minutes. May huminto sa amin, 100. 100 kami lang kaming dalawa. O oh, diba, ganun talaga. Ang laking tipid noon. Oo, imagine nakatipid kami ng 150. Eh, wala eh. Kailangan talaga namin magtipid. 300, pagkain natin. Oo. So kung gusto nyo makatipid, ganun lang din gagawin nyo. Basta sure yun. Basta lumabas kayo. Talagang makakasakay kayo na mas makakamura kayo. So anyways, ito na yun. Ito yung pinaka-excited kami. Sabi ko nga sa inyo, parehang pray namin na ulanin na lahat ng ilo-ilo namin. Basta wag lang itong Gigantes. And alam nyo, kahapon hopeless na ako. Kasi hanggang gabi umuulan talaga siya. Pabagyo yung ulan. Pero ngayon, look at the sun. It's out and bright. Out and bright! So, kaya super super happy kami. Kasi kapag hindi guys, syempre mas malalaki yung alon. So, hindi na kami nag-research kung ano yung mga pupuntahan. Kasi ayoko rin namang ma-disappoint. Dahil meron ka agad doon, ang tawag to disclaimer, na merong mga island na hindi natin mapupuntahan kapag malakas yung alon. So, bahala na kung ano yung mapupuntahan natin. This is it guys, pasakay na tayo ng ating bangka. Akala ko naman dito sa una, namimili pa ako na upuan. Sabi ko, dito kami sa may unahan. Yung pala, kumbaga, dadaan lang kami. Doon pala kami sa may dulo pa. Sa kabilang bangka pa. Oo, sa kabilang bangka pa pala. Ang dami pala. Ang dami bangka natin. Oo, pero ang dami. Ngayon pa nga lang, ang daming tao na. Tignan nyo guys kung gano'n sila kadami. Ayan, so dito tayo sa may kabilang bangka. Ayan o. Ngayon pa lang guys, ang dami na natin. Hello po, good morning. Ay, thank you po. Ay, thank you po. Ito na naman ako sa hindi marunong mag-balance. So, ito na siya. O, puno na kaagad kami, guys. Settled na tayo, nandito na tayo. So, lumayo kami sa kanila para naman makapag-vlog kami nang hindi nakakaabala. So, ganyan kaming kapuno. 24 daw pala kami, guys. So, yung unang island na pupuntahan natin, ang alam ko, ano siya, minimum of 1 hour. No, tama. Minimum 1 hour travel. So, 1 hour tayo dito sa may bangka. Nakadepende pa daw sa dagat. Sa weather. Ay, Diyos ko. So, ipagdasal natin. Na sana maging mabait sa atin ngayon ang alon. Kasi grabe talaga yung mga napapanood kong mga vlogs at saka yung mga review. Ang sumisira nga daw talaga nung ano nila. Nung experience nila yung alon. Kasi syempre nga, bukod sa nakakatakot, meron yung mga islands na hindi mapupuntahan. So, let's hope and pray. Mukhang malakas naman tayo kay Lods eh. Kasi tignan nyo, biglang bumukas yung langit, guys. So, pwera usog. Baka mausog natin. So, finally, guys, this is it. Papunta na tayo sa may first island. And ito yung pinaka-captain, guys. Diba? Hi, kuya! Yan, sir, yung kabugaw, yung tasa agad. Apo.
ko tayo. Yung pinaka-highlight. Apo, yun nga. Shilke Island. Apo, yun po yung una natin. Oo, kasi kahapon umulan. So, sayang. Kasi baka ngayon umulan dapat mainit pa. Apo. Puntahan natin. O, ayan. Yung pinaka-famous island agad yung pupuntahan natin. Actually, yun yung nag-worry kami. Baka hindi natin mapuntahan. Kahapon daw kasi umuulan. So, ang swerte natin today. So, magkita kita tayo sa ating first island. Guys, nandito na tayo sa ating first island. Nandito tayo sa may Kabugao Gamay Island. So ito yung may famous na ano, yung kapag sinasabing gigantes, dapat meron kayong picture dito. Ah, kaya tayo doon. Ayan. Kumbaga ito yung pinaka-picturesque. Grabe guys. Bago naman kayo makarating dito. Totoo nga yung sinasabi ni, ano, ni JJ. Nung pumunta sila dito ni Sasa, lahat daw ng santo, ano, oh, okay, tinawag na niya dahil sa lalaki ng alon. Correct ka dyan, JJ. Diyos ko lang na mag-rosaryo ako. Ang lalaki nung alon, diba, grabe. Di ba kanina, sa gitna ng dagat, nagre-rearrange tayo ng seat? Yes, yun yung nakakaloka. Sa kalagitnaan, nagre-rearrange ng seat para talaga mabalance kami. Ang dami nga, may napatid pang lubid. Pero hindi. Naniniwala ako na ano tayo, mag-enjoy tayo today. Kasi the last time na sinuot ko to, sa may Bali. At yun yung pinakamagandang experience namin sa Bali. So yun yung pangahawakan natin. First island pa lang to. So ito yung aakyatin, and then magpapapicture tayo. So ganun lang siya. So yung buhangin dito, actually parang hindi naman siya mabuhangin. Ano siya, mga pebbles. Ito yung nilalagay sa mga aquarium. Oh, ayan, ganun siya. Ayan, oh, di ba? Ay! Ayan siya, oh, di ba? Ito yung inihimas ni Jezebel kapag gusto niya nang maging tao at saka magkabuntot. Ganun siya. Kabibe! So akyat na kaagad tayo kasi tayo yung naunang bangka. Marami pa daw bangka doon sa may likod natin. So tara, let's na. Huwag tayo magsayang ng oras. Ito yung akyatin nyo, guys. Oh. Ay! Ganyan siya. Oh. Ito yung stairs. So, diba? Akyat lang tayo para sa picture. Kasi hindi ka doon nakapunta ng gigantes kapag ka wala kang picture dito. So ayan, guys. Ito na kaagad tayo. So, ilang minutes daw, sabi? 5 to 7 minutes lang daw tayo pwede rito magstay. So, as in pictorial lang talaga. Diyos ko, jiningal ako. Ay, ano ba yan? Talaga sa akyatan, wali talaga kami ni Enzo. Oh, ayan guys, oh, ganda ng view. Look at this view. Pero, ay, kailangan nating pumila. Kasi lahat tayo magpapapicture dyan. Ganyan siya. Pila tayo. Oo. Ang ganda dito guys, in fairness. So magandang buhay naman, oh. Moment na natin. So tayo na, pictorial na tayo guys. So si Kuya nang bahala sa atin. Tapos na tayo guys, sa Enzo na. Moment na ni Enzo, oh. Look at Enzo, payami. Charot. Sige lang, i-push mo lang yan. Grabe, ang ganda niya guys. So, ang ganda niya sa video for sure. Mapapanood niyo siya, maganda siya sa video. Super photoshoot lang talaga tayo. Tapos na tayo. And may parating ng bangka. So, buti na lang tayo yung nauna. Kasi kung hindi, ang haba rin ang pila at hindi natin masyadong ma-enjoy. Ayan o, may bangka ng parating. Ang ganda rito, grabe. Promise. Pero ano, ayun na nga, maganda siya. Ang ganda niya. Oo, so ano, kung photoshoot ng photoshoot, super ganda niya. Guys, lakad pa tayo. So dito ang ganda ng dagat to, in all fairness. So iba naliligo na. Siyempre kami, hindi pa. Oo, pang photoshoot muna kami. Sila naliligo na talaga sila. Iaano na namin, lulubos-lubos na namin yung photoshoot para mamaya. Enjoy na lang. Tsaka kasi nga sinabi, based dun sa sinasabi ni Kuya, ito na daw yung pinaka-picturesque. So, dito na natin ano, ubusin yung mga pictures natin. Para mamaya ano na tayo, relax na lang. So, tara, let's. Ito, oh, maganda rin dito. May mga pabato. Oh. Diba? Tapos, alam niyo ba si Enzo? Aya, oh, sinasabi ko na. Si Enzo, ganyan mga gustong-gusto niya. Nagpipicture sa mga bato-bato. Oh, diba? Oh, ganyan yung mga gusto niya. Ayan, yung mga nakaganyang aura siya. Diyos ko, kaloka. Dito lang ako.
Ayaw magpa-araw, takot na takot sa araw. Ayun si Enzo. Ayan o, naliligo na si Enzo. Nasaan na si Enzo? Ayun, naliligo na siya. Pero ako na ang pupusta sa inyo, guys. Kaya yung lumublo pa si naiihi na yan, for sure. Oo, charot-charot niya lang yung maliligo siya. So anyways, ayun lang yung ganap dito. And then hintayin na lang natin na tawagin ulit tayo ni Kuya. Kasi alam ko, marami tayong pupuntahan. Parang 8 islands yata. So sana mapuntahan natin lahat. Pero Diyos ko, bago natin mapuntahan lahat, yung baka naman ano, drain na tayo. So hindi ko nahabaan yung mga vlogs namin kada island para lahat makita nyo siya. So magkita-kita tayo sa next island natin. So on to our next stop, nandito tayo sa may Bantige Sandbar. So, ang totoo guys, ito yung mga kalaban ko. Yung mga sandbar, yung mga naked island, ganyan. Kasi walang sisilungan. Eh, ang bilis kong jumitin. Baka nga ngayon, nakikita nyo, kulay kahoy na ako. Lalo na yung part ng legs ko, Diyos ko. Andali kong maging mukhang Nara. So, anyways, ito na siya. So, parang wala namang masyadong ganap dito. Actually, ilan daw? 30 minutes. 30 minutes. Oo, nung sinabi nung bankero na 30 minutes kami, nalungkot ako. Kala ko mga 10 minutes. Kasi wala talagang sisilungan. So, pictorial lang to. Tapos, balik agad ako sa may boat. So, si Enzo pwede na maligo. Ay, parang ano naman, masarap naman maligo. Tingnan nga natin, lusong tayo, bes. Oo, maganda yung dagat niya. Pero ano kasi, ang wala pa tayong nakikita, yung sand talaga na white. Yung wala pa tayong white sand na nakikita. As in, parang lahat, ano pa, ma-brown, ganyan. And then, yung ano niya, pinakabuhangin niya, hindi pa siya ganun kapino. So, wala pa tayong nakikitang ganun. Pero in fairness naman, yung tubig naman niya, malinaw na malinaw. Ayan, guys. Look, ganda, no? So, maganda siya. Ay, nako, bes, may nakikita agad akong jellyfish. Ha? Jellyfish yun, umaming ka. Plastic? Sure ka? Okay. Sige, hawakan. Oh, diba? Sige, hawakan mo. Tignan mo lang. Oh, guys, may jellyfish. Inviting pa naman yung tubig para ang sarap maligo. So anyways, lakad pa tayo. So ayun nga, ito lang yung ganap dito. Picture! Ganda. Paganda siya, in fairness. Gaya ng inaasahan, bumalik na ako rito sa may bangka. Mag-isa lang ako. Ayun si Enzo, naliligo siya doon. Grabe, ang dami ng tao. Oh. Diba? Mapupuno ka agad yung sandbar. So ayun lang naman yung ganap. And then after nito, meron pa tayong dalawang islands na pupuntahan bago mag-lunch. So ngayon pa lang, nag-worry na ako sa lunch kasi parang ang nakikita ko, chismosa kasi ko eh. Doon ko sa may likod parang nagpe-prepare. So nakita ko puro mga seafood. So sana, ang pinagpe-pray ko sana may tindahan na malapit or may tindahan mismo doon sa may kakainan para makabili man lang ako kahit cup noodles. Ayun yung problema ko guys, hindi ako kumakain ng mga seafood. So alam ko kayo, sarap na sarap kayo sa seafoods do. So ako hindi talaga kumakain ng mga seafood. Guys, our third island is Antonia Island. Yes. So dito na tayo. So dito wala rin, parang swimming lang din naman, tsaka pictorial. 30 minutes ulit tayo rito. Pero parang gusto ko nang mag-ano, may banana queue daw dito. So parang gusto ko mag-banana queue. Hanap tayo ng banana queue. O oh, sinabi lang ni Kuya, ayun tara guys, may crystal kaya. Here. So lakad lang tayo. Banayag yung ano dito. Ayan nga, may banana queue nga. So pumunta kami na Antonia Island para mag-banana queue. Why not, di ba? Hello po, magkano po sa banana queue? 30, sir. Bili tayo, dalawa. May sige po, dalawa pong banana queue. Pwede po ba doon maupo? Ah, sige po. Ayan, dito tayo. Pahinga-pahinga lang tayo. So, yan, nakabili na tayo ng banana queue. Ayan na guys, dumating na yung banana queue natin. O, oh, diba? Pumunta tayo dito para mag-banana queue. Eh, tingnan nyo naman. Yes, simple lang yung banana queue. Pero ito naman yung view natin. Nakikita nyo ba kung gaano ka-green or ka-blue yung tubig sa milikuran namin? Ayan. Actually, sobrang bait nung ano namin. Yung parang bankero. Captain. Kasi, nag-ano na ako, nagpaka-honest na ako. Sabi ko kasi nagtanong ako kung meron bang ano, bilihan ng pagkain dun sa may lunch natin, namin. Sabi niya meron naman daw. So ayun, tapos syempre nangyarama ko baka sabihin ng arte ko. So nag-explain na ako, sinabi ko kasi na ano, hindi ako makain ng seafood.
kasi may allergy ako. Yun lang sinabi ko kasi nahiya ako, baka sabihin ano ba naman klaseng tao to, siya lang hindi maano, hindi mayroon sa seafood. Eh mas mahal pa nga seafood kaya sa mga karne. Ngayon sabi ko sa inyo, yung kasi nakasanayan ko. Tapos sinabi ni kuya na ano daw, na parang meron naman daw chicken. Tapos ano, sabi niya ano na lang daw, hihatag. Ano yung hatag ba sa Tagalog? Ibibigay niya na lang daw yung mga seafood sa ano, ilalatag niya daw sa marami. Tapos bibigyan niya na lang daw ako ng chicken. Nakakaya. Sabi pa, special treatment pa. So, however, bibili na lang ako dun sa may lunch namin, kahit hotdog lang, kahit isang hotdog, tapos 2 cups of rice, okay na ako. 2 cups of rice, oo. Hindi naman ako matis sa pagkain. Ang dami kong talagang hindi kinakain kasi hindi ko nga nakamulatang kainin. Kasi syempre, nung bata naman ako, iyak na naman ako. Charot! Hindi naman kasi namin afford yung mga seafood before. Kaya di ba mahal yung seafood? Kaya hindi ko siya nakasanayang kainin. Kaya ang mga nakakain ko lagi, noodles, cup noodles, hotdog. Kasi yun yung mga ano, afford namin before. Oo, so hindi yung ka-artyahan ha. Explain na naman ako, may mag-guard na naman sa akin. Guys, nandito na tayo sa ating Phip Island. Actually, hindi daw siya island, parang mainland pala to. Ano nga, barangay, ano nga? Ilang takan? Basta ganun. So, mainland na to. Kaya pala minaririnig na kami mga motor-motor. So, dito yung lunch natin. So, yes, panglima na to. Actually, yung pang-apat natin, yung Little Boracay. So, dinaanan na lang namin siya. Kasi parang gutom na lahat, guys. Kasi past one na. So, parang wala nang gustong bumaba. So, yun yung mga disadvantage kapag ka nasa may ano tayo. Ano tawag nito? Joint tour. So, mamaya, hihimayin natin yung lahat mamaya. Kung ano yung advantage at disadvantage. So, ngayon, ang priority namin lahat, makakain. Pero yun pa, hinihintay pa kasi piniprepare pa lang din sa may ibaba. And then, ito kami lahat, naghihintay kami dito. Nakatingin ko. Oo. So, pagka na-prepare na, attack agad tayo. Ayan na guys, pwede na daw bumaba. Alam nyo na. Attack agad. Grabe. Sobrang nakakagutom pa naman kapag island happy ka, no? Tara, let's tayo na. Baba na. Kakain na tayo. Oh, para pero bago makakain, ito muna yung pagdadaanan nyo. Ayan. And then may dumating pa, oh. So, ayun, ang pangalan pala nitong barangay na to ay Lantakan. Yun pala siya. So, mainland talaga siya. And community talaga to. May mga nakatira talaga siya. Kaya, ayan, makikita nyo may mga tindahan. So, saan kaya kami mapupuesto? So, papakita namin sa inyo kung ano ang food. Ano dito? Hindi ba pwede dito? Pwede ba dito? Ayan guys, ako po na sila. Pero hindi namin alam kung pwede ba dito sa kabila. Tignan natin. Diba ba dito? Ayan, naguguluhan na kami. Hindi namin kami po pwesto. Puno na kasi siya. Ayan, puno na siya. Yes, ito na. Nakapwesto na tayo. So ito yung food, oh. Merong scallops. Ayan, scallops. Na hindi naman ako kumakain ng scallops. And then, meron ding parang tinolang manok. Tapos, ito, may adobo yata. Patingin lang po ah. Adobo. Adobong baboy. So, ito lang makakain natin, guys. And then, merong hipon dito. Hipon. And then, may fish doon. Tara, nakain na tayo. Sa Enzo, nasa tapat ko. Maghiwalay kami. So, gaya ng inaasahan, ang ulam natin ay pork. Buti may pork, guys. Kasi kung wala, lagot. And then, meron ditong hipon. Itong hipon, kumakain naman ako niyan. So, tara na. Let's eat. Ito nga pala, kasama to dun sa may binayaran nyo. So, package na siya. Kasama na yung lunch dun sa binayaran na 1,099 pesos. Our next stop, nandito tayo sa May Tangke Lagoon. So, very promising. Mukha naman siya maganda. So, dito nagparada. And then, nandito siya. Lakad tayo. Gusto ko na siya makita. Dito ako na siya. Ay, okay. In fairness. Maganda siya. O, diba? Ganito kang gusto ko yung mga lagun-lagun lang. Hindi yung dagat na dagat. Diba? So, ito siya. Kaya ang daming tao. Ito siya, guys. In fairness, sorry po, maganda siya. Ay, sorry,
Ito siya, guys. Ganda. So, di ba? Malapit na malapit sa may Coron. Diba? So far, para sa akin lang ah, ito yung pinakagusto ko. Kasi nga, hindi siya open sea na open sea. Kasi hindi naman ako marunong lumamoy. Ito siya, daming tao. Kaya mas maganda siguro ito kung mas kaunti. Ano? Ang dami. Ang ganda niya, in fairness. So guys, of course, itatry natin. Ito yung first time kong lusong, as in lusong talaga. Sabi ko nga sa inyo. Hindi nga kasi ako marunong lumangoy. So ito napaka-inviting niya. Ay! Malamig siya, in fairness. Hala ko mainit, malamig siya ha, in all fairness. So ito na tayo. Mababaw ba, bes? O mababaw lang siya, guys. So ayan, first time nating lumublob. Nandito na tayo. Ito na yung Tangkay Lagoon. Tapos bigla daw ako lumubog. Ang tapang eh, no? So ito siya, in fairness, ang ganda niya. Kaya lang, sobrang lamig. Malamig siya. Yan, tatalon nga ako para makita yung taas. Ito na yun, Diyos ko. Natakot kasi ako dun sa may ano, sa may mga dagat. Una, malalalim. Pangalawa, nakakita kasi ako ng jellyfish, guys. So ito, at least, di ba, may enjoy natin. Kasi ito, malapit na malapit to sa ano, sa Coron. Promise, sa lahat ng pinuntahan namin, pang ilan to? Pang lima? Or pang anim, kasi isa hindi tayo bumaba eh. Tama? Oo, so parang pang anim to. Ito yung pinaka-bet ko. Promise, ang ganda dito. Buti na lang ano, ang tawag ito, hindi ako nag-research kung ano yung mga pupuntahan kasi hindi nga namin alam kung ano yung mga pupuntahan, so hindi ko alam na meron palang ganitong lugar. So hindi talaga ako nag-research. So ang ganda niya, guys, malapit na malapit siya talaga sa Coron, promise. Grabe! Ayan, may masasabi na ako sa inyo na super super na-enjoy ko. Tsaka na-amaze talaga ako. Eto nga, malapit-lapit na talaga siya sa Coron. Sorry ha, paulit-ulit. Hindi ko kasi in-expect na merong ganito dito sa Gigantes. Akala ko talaga as in mga island-island lang. Ayan, naghihintay na sila. At least marami naman kami. So, eto na guys! Magbababay na tayo sa may Tangkay Lagoon. Ano sasabihin natin? Bye, Tangkay Lagoon! So, tara na! Last island na yata tayo. So guys, this is our final stop. Nandito tayo sa may Pulo Pandan Island. So actually, ito yung pinakamaliit na island. Makikita nyo naman, dulo-dulo, makikita nyo kaagad siya. As in, ano lang talaga siya. Ganun lang siya kadalang lakarin. Para mga 5 minutes walk lang to. So wala naman dito na masyadong ganap. So dito lang tayo. So ayan, doon siguro picture lang doon. Makikita nyo yun. Ayan, so pwede doon mag-picture. So ito, nasasabihin na namin sa inyo yung advantage at disadvantage kapag ka nag-joint tour kayo dito sa may Islas de Gigantes tour. So simulan natin, doon muna tayo sa may medyo negative. Ha? Para ano, mas maganda yung ano natin, yung pagtatapos natin. Okay, yung negative side kasi, nagsisimula kasi yung tour ng 9 a.m. Tapos ang daming pupuntahan, pito. Pito yung pupuntahan kapag ka maganda yung weather. So imagine, every 30 minutes kailangan yung umalis sa isang island. So parang 30 minutes lang kayo allowed sa isang island. So ang negative side niya, parang lagi kayong nagmamadali. And then darating sa point na parang magkakainitan na ng ulo. Kasi syempre, merong nag-enjoy pa sa isang lugar. And then, kailangan ng umalis. So nangyayari, naiiwan sila, lahat nasa may bangka na. So parang ganun. Yun lang naman, mga minor, pero yun talaga yung nangyayari. And then, pagdating din sa may food, hindi ganun kadami yung selection niya. So nakita niyo naman, ang pinakamarami yung scallops, yun lang yung pinakamarami. And then the rest, as in, konti lang yung adobo halimbawa. So, okay lang naman yun kasi ako lang naman yun. Baka ako lang naman kasi yung hindi ko makain ng seafood. So sila naman, mukha naman sila nag-e-enjoy. So, and then next naman, ayun nga, yun dun sa may pitong pupuntahan, para lang sa akin to ha, huwag niyo akong ibabash, lalo na yung mga taga Iloilo. I love you all. Ano, pakiramdam ko, pwede siyang pakontiin kasi meron namang hindi masyadong ano, hindi masyadong, basta gano'n, ang hirap kasi, eto, for example ito, pakiramdam ko pwede na siyang skip. Pakiramdam ko lang ha. So I mean, yung iba kasi, di ba sa may ibang lugar, pumipili lang sila, for example, yung Siargao na lang halimbawa.
meron lang tatlong island na pupuntahan, yung tri-island tour. So, yun lang yung tri-island tour lang na yun yung pupuntahan mo. Mas konti, mas may enjoy nyo. May times na, for example, sa may, ano nga yun, Daku Island, parang 2 hours mahigit kayo naka-stay. So, may enjoy nyo talaga. Ito talaga, wala talaga. So, hindi nyo siya masyadong ma-enjoy. Yun siya. So, tama naman yung sinabi din ni Kuya, para ma-enjoy siya, it's either mag-private tour kayo, which is mahal, 4-8 per head, or mag-overnight, may overnight pala. Now, punta na tayo sa may, ano naman, positive side. So, ang positive side niya, una, mura, 1,099. Guys, kapag ka sa Klook, minsan nagiging 999 lang siya. So, bahala kayo. Kung mas mahal sa Klook, huwag kayo mag-book sa Klook. So, i-compare nyo siya kung saan kayo mas makakatipid. So, pangalawa, kung mahilig kayo sa mga photo op, yung mahilig kayo sa mga picture-picture, perfect to sa inyo. Kasi sa isang araw, 7 islands yung mapupuntahan nyo. Yun nga lang, talagang pang-picture na pang-picture lang, hindi nyo mararamdaman yung experience itself. Kasi nga, paano mo siya mararamdaman at every 30 minutes kailangan yung umalis? So, yun lang siya. So, kung mahilig kayo sa picture, perfect to sa inyo. Kasi imagine, di ba, 7 islands sa may isang araw. So, parang ito na yata yung pinakamaraming island hopping na nakita ko as compared sa iba nating mga napuntahan. So, yun yung positive side. Mura siya. And then marami kayong island na pupuntahan. Now, are we going to recommend Gigantes Island Tour? Of course naman. Kung pupunta na rin naman kayo sa Iloilo, wala naman kayo ng ibang gagawing island tour kundi ito. Ah, actually, meron pa yung mga si Cogon Island, ganyan. So, depende lang talaga kung anong klaseng traveler kayo. So, especially, yun nga, para to doon sa mga nag-i-start pa lang mag-travel. Ayun na naman ako sa nag-i-start. Yung nag-i-start kasi mag-travel, 'di ba? Ganyan yung gusto, yung maraming mapupuntahan, tapos yung maraming pictures ganyan. Pero ngayon kasi medyo na iba na yung way namin mag-travel na Enzo. At saka yung for sure yung mga ano, yung mga foreigners. Actually, ang nahuhuli lagi sa may bangka, yung mga foreigners kasi meron pa nga doon umarkila pa sila ng goggles sa may isang island. Tapos wala pang 10 minutes, kailangan na pala nabing umalis kasi umarkila sila mga 15 minutes na or 20 minutes na nakakaraan. So parang ganun. So, kung mga foreigners, tapos yung katulad namin na gusto namin, ninanamnam yung isang lugar. So, pakiramdam ko, hindi nyo ito mai-enjoy. Iba kasi, ahira, paano ba? Hindi basta ganun. So, kung gusto nyo ng totoo experience, parang hindi nyo ito ma-experience. Kasi ganito na lang, as a last example. Ngayon, for example, yung ano, yung island hopping namin sa may Siargao. Hanggang ngayon, yung 3 islands na yun, kahit nakapikit ako, naaalala ko yung itsura niya. Lahat. Kasi nga, matagal kami doon, na-experience ko talaga siya. Same thing with, for example, sa may Palawan, yung Honda Bay Tour. So hanggang ngayon, naaalala ko yung itsura ng mga islands. Kasi ang konti niya lang, eto totoo ha. Ngayon, kapag iniisip ko, ang pinaka-naaalala ko lang yung una naming napuntahan, kasi yun yung pinaka-picturesque. Doon ako pinaka-nag-looking forward eh. Kasi syempre, yun yung lagi natin nakikita. So ngayon, yun yung naaalala ko, kahit nakapikit ako, naaalala ko siya. And then, ang pinaka-na-enjoy ko talaga, yung talagang lagoon, yung Tangkay Lagoon, napaka-laking surprise niya sa akin kasi hindi ko in-expect na merong ganun. So ayan, yun lang yung naaalala ko, yung ano, yung Tangkay Lagoon, Diyos ko, kahit siguro mga ilang taon akong nakapikit, maaalala ko pa rin siya. Kasi doon ako pinaka-na-amaze, doon ako nagandahan, and then yun yung pinaka-na-enjoy ko. Yun! So sana po na-enjoy niyo po itong aming Islas de Gigantes, and I can say na dito pa rin sa may Iloilo tour namin, ito pa rin yung naging pinaka-highlights. Ayan. And magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs all over the world. Bye everyone!